Tapos ng tsa-tsa, tinatawag na Reproductive Health Bill o RH Bill, malabo pa raw umusad sa Senado. Nimfa Rabila, pasok Nimfa. Posibleng bumaba ang Senado ang Reproductive Health Bill o RH Bill kahit hiningi ito ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang linggo. Sinabi ni Senate Majority Leader Tito Soto na itutuloy niya ang kanyang turno and contra o talumpati para ipaliwanag sa mga kapwa senador kung bakit hindi dapat aprubahan ng RH Bill na inihatag ni Senators Pia Cayetano at Miram Santiago. Umano'y maaaring magbukas ng panibagong debate ukol sa RH Bill ang turno and contra. Tito Soto, hindi dapat isabatas ang RH Bill dahil isinusulong dito control sa paglaki ng populasyon at ang legalisasyon ng abortion. Kalokohan din aniya ang layunin ng RH Bill na gamitin taon-taon ang 3 bilyong pisong buwis ng taong bayan para sa pagpapamigay ng mga condom, pills at injectable contraceptives. Ayon kay Soto, pinahintulutan ng rules ng Senado ang turno and contra sa mga panukalang batas. Nabatid naman na nagpaplano na ang mga pro-RH Bill na Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano at Ping Lacson para hingin sa plenaryo na tapusin ang debate sa RH Bill at idiretso na ito sa utuhan. Pinag-aaralan na umano ng 3 senador ang rules para maipunto na sobra na ang inabot na debate. Ang inyong kapuso, Nimfa Rabila, nagdulot sa Super Balita sa Umaga, Nationwide.